ito guys, yung makikita nyo guys, yung dito, yung formas dito ng para sa ating beam sa taas. Nangyayari yan, oh, yun oh. Ito yung pinakailalim na formas ng bakal. So dito, hindi siya inabot ng formas. So ang ginawa dyan ng ating panday, nalagyan niya dito ng mga ritasong plywood, gilid sa gilid, tapos pinako niya lang ng ano, pinako niya ng concrete nail, din nalagyan ng ano, ng alambre, pinalian niya para hindi tumagos dito, katulad nito guys, yung nangyari dito. Yan, ito siya, oh. Yan. Kinongkrit nail niya, yan, tapos, yan, para hindi tumagos yung ano, yung halo ng semento, no? Yan. Ito na siya. Tapos ang ginawa nila para hindi malusod, syempre, merong runner 'yan sa ilalim. Yan, no? To runner 'yan sa ilalim na nakakabit dun sa kawayan, yan. Pero naka-elevate 'yan, guys. Naka-elevate 'yan, may sukat 'yan kung gaano kataas siya. Pero ang ano ko kasi ito 360 yung ginawa ng aking panday. Yung height niya from floor beam to dito sa taas ng beam sa taas 360. Yan. Tapos ginawa nila, nilagyan pa nila ng kawayan. Ito, tukod na kawayan. Wait lang guys. Yan, may tukod pa na kawayan dito, parang brace niya para hindi siya malusod. Yan. Kinatong nila yan diyan, oh. Yan. Tapos syempre, may mga abang na rin. May mga abang na rin para sa na kabilya, may abang na rin na kabilya, makikita niyo guys, para abang 'yan para mag-asintada ng hollow blocks going to diyan, oh. Yan. Pang horizontal, yan. Yan, mga abang na 'yan kasi nga nangyari nga sa bahay natin guys, inuna natin yung poste, yung beam saka nag-beam tayo sa taas saka magta-trusses tayo kasi yung asintada medyo yung huli namin. Yan. Yan ang nangyayari. So, ito na yung itsura niya. Yan. So, ito, tapos na to. Yung isang kwadrado ng bahang ng aking kwarto na to, tapos na. Doon naman kami sa kabila. Tapos na rin niya, tapos na to eh. Kasi pati dito sa kabila, yun dito, sa CR nung master, tapos na rin to. Pero hanggang doon, hindi pa. Sa master mismo, hindi pa tapos yung pag-aanuhan ng... Araw sa inyo mga kasuki. Welcome ulit sa ating channel. Ngayon lahat tayo nakapag-vlog kasi medyo busy. Ngayong araw to, ngayon akit na nila yung ano, yung mga bakal para sa beam sa taas, 'yun para makapagbuhos din the next week. Actually, mga last week pa to guys, ginawa yung mga ano, yung mga bakal na to para sa beam sa taas. 'Yun, ngayon ay akit nila ngayon. Saan 'yan? Dito. Tingnan natin guys. Akit nila yung mga bakal, yan ha. Yan, tignan natin. Yan. Master kayo nyo eh. Bali yung bakal na yan, dito na lang ginawa sa baba. Inayos muna nila nito dito sa baba. Nilagyan ng mga alambre, tali, yan. Dito nila sa taas, sa baba may pinorma. Bago nila doon inakit sa taas kasi doon, pag sa taas doon mahirap kasi medyo mainit nga naman, wala pang bubong. Yan. Kaya dito nila ginawa sa may baba. Yan. Saka ayusin nila yan. Yan. Bali, sinukatan nila guys, poste-poste, kung ano yung sukat. Yan ang ginawa nila, kabilyada. Yan, tapos ano lang yan, tatalian ng ano, ng alambre sa mga nakaabang na ano, na mga kabilya ng poste. Pero ginawan muna nila ng ano yan guys, ng runner. Runner tawag nila dyan eh. Tapos nung formas na sa ilalim, bago nila ipapatong yan dyan. Ayan o, may kita mo may formas na naka pagpapatungan nila. Ayan o, yung 2x2 niyan. Yan. Formas na nila yan sa ilalim. Yan yan. Eto, sa ano to? Sa corner. Naka-curve yung ano niya. Yung bakal niya. Papakita ko sa inyo mamaya guys. Akit tayo doon mamaya sa taas. Kasi mamayang hapon, yung banda doon sa may likuran, natapos na kasi nalagyan ng mga formas. Hindi ko lang na-vlog kasi busy ako sa may ano, panambak. Hindi ko na sikaso yung vlog ko. Kasi ito, mga panambak ko rito, inayos ko. Yan, pati doon sa may igrahe.
inaayos ko, tinambakan ko muna para unti-unti maubos yung mga panambak. Ayun oh. Ayun, natambakan na yung garage kasi mataas yung ayan. Delivery ng hollow blocks. Ayan o. Yung grahe ko. Ayan, may mga panambak na yan. Pero isisiksik pa yan. Marami pang panambak na kailangan. Lalo na dito sa loob ng bahay. Kasi medyo mataas nga. Ayan. Hindi ko alam kung mga ilang load ang mauubos na ito. So ngayon, ito. Dira naman sila sa kabila. Ito guys, inakitan nila ng ano. Ng kabilyan. Sa master na to. Sa master na. Ayan. Sa master na nakabilya to. Ayan. Bali yung laki nung ano, laki nung beam na gagawin doon sa taas. Katulad lang din ng laki nung poste ko. Ito, anong poste ko? Ayan. 6 to eh. 6. 6 yung lapad for yung ano, yung kapal. Tapos yung lapad niya size ng poste. Ganon din yung mangyayari doon sa taas. Yan, nakita nila. Tapos dito pa. Meron pa dito. Ayan o guys, may abang na formas na ilalim. Ayan, pagpapatungan nila yan. Tapos gagawin nila dyan, lalagyan pa rin sa gilid. Tapos tutukuran nila ng kawayan sa ilalim para hindi mausmood pag nabuhusan ng semento, ng halo. Okay, pakita ko dun sa inyo guys yung dito sa kabila. Ayan o. Kasi dito sa may bandang likod na, yung dalawang kwarto, tapos na eh. Hanggang dun sa may kusina. Tapos na nilang lagyan ng ano yan, ng mga formas yan, yung mga beam. Ayan. Oh, smile, smile. Yan guys, oh, yung makikita nyo dun sa ibaba, yan o, oh, yung sa ilalim na yan, yung formas yan, hindi kasi maabot ng formas yan. So gagawin nila, nilagyan nila ng mga ano yan, mga scrap na plywood para hindi lulusot yung halo natin. Yan. Saka pinako nila ng concrete nail dun sa poste. Prasado si Kabi, oh. Kagan. Tinga. Draw kad law sulo ng barracks to. Ay. Bigat, bigat. Ano blaka? Pabukid. Medyo mabigat lang kasi guys, kaya nahirapan sila. Kasi ano to eh, diretso. Diretso siya, medyo mahaba siya. Mula siya dun sa corner ng ano, CR hanggang dito sa master. Kaya medyo mahaba siya. Kaya medyo mabigat-bigat. Mabigat yung ano, yung kabilya na nalagyan ng mga ring para sa beam natin. Yan. May ano yan, may mga may makita nyo dyan yung pagtali nila ng ring. Merong madikit, merong may distance. Yan, kasi para yan diyan sa may ano, sa may abang ng poste ng beam. Papasok na lang yan diyan yung medyo ano. Yung medyo masikip na mga kabilya. Yan. Kasi nilagyan mo na ng mga sizes yan ng ano ng mga measurement. Ayan oh. Tingnan natin paano nila ipasok. Ito. Ayan na guys, oh, ayan. Papasok mo rin yan dyan, no? Briskad! Briskad ka, no? Sa kapre, sa... Oo. Baliktad yung pagpasa ni Kabi. Sa kapre mo ko yan.
Kalimutan. Biwari. Adanay. Baliktad yung pagpasa nila ng taas, kaya binaliktad nila. Balik patanda ka na pa? Nanangalian muna sila. Mamaya na, magbubuhos na mamaya. Wait muna. Nanangalian muna. Kasi alas 12 na. So, mamaya guys. Buhos tayo mamaya ang poste. Dito tayo sa taas, oh. Igma na, igma! Para presado! Ayan, ito yung mga trusses namin, oh. Daming uling. Itim. Okay, so, nag-umpisa na sila mag-ano. Magbuhos nung beam sa taas. Ayan. Doon na sila. Tapos na yung banda doon sa may banda doon sa likuran. Ayan. Gamit yung mixer. Ayan. Akyat tayo doon sa taas. Para medyo makita natin. Pasa, pasa. Hop hop hop. Buslot. Buslot buslot. Guys, tubla guys, gabi. Gabi, bakit na buslot? Na buslot. Gabi, bakit na buslot? Lumabas yung semento. Salpakan nila ng ano ng sako. Yun. So, andito tayo sa taas. Yun. Yan, nagbubuhos sila dun, oh. Mahangin dito sa taas. So, yan guys, ito na. Ito nangyayari. Yan. Ito medyo maano to. Medyo ma-exe yung distance nila. Tapos dyan medyo bakante para makasalpak dyan sa may ano. Sa may abang ng beam ng kabilya. Dyan nila pinasok yung beam ng paas. Poste. Tapos nilagyan nila ng ganito. Pinormasan muna nila ng ganito para pagpapatungan. Ayan. Saka ito. Itong 2x2 na to para pagpapatungan ng formas. Ayan. Tapos yung sa gilid. Formas sa gilid. Sa kabilaan. Ayan. Ayan yung itsura ng beam dito sa taas guys. Ayan yung dito sa taas. Yung dito naman yung curve niya, yan. Parang inano lang nila, binakli lang ng pa-curve. Pero ano ra, eskwalado yan. Yan. Tapos nilagyan lang ni forma ng abang, yung dalawang piraso na yan para sa ano yan guys, para sa trusses na yan. Katulad nito, itong dalawang piraso para sa trusses to, pang-ipit ng kahoy. Yan katulad niyan diyan. Hanggang doon sa dulo palibot niyan, may mga abang yan para sa kahoy ng trusses. Kumbaga yung pag-hook, i-hook doon sa kahoy na trusses kasi yung trusses natin guys is kahoy. So yun ang pang-hook nila diyan. Katulad nito, yung abang na to, yung mga nakasing kabilya na yan, yan ay pang-hook nila doon sa kahoy sa ating trusses. Yan. Ito naman guys, oh yan. Yung ito runner to. Kumbaga ito libelasyon to, libelasyon ng sukat. Bali 360 yan from floor beam to pataas to trusses is 360 yung ano niya yung height ng ating bahay. Yan. Pinalpak na lang yan dyan, oh. Yung beam na bakal ng post ng kabilya, yan, para yun tatalian pa to, hindi pa to tapos kasi hindi pa natalian ng ano ng alambre. Yan.
So yan, ito yung itsura ng taas. Yan. Umakyat ako dito. Kahit takot ako sa ano, takot ako sa mataas. Yan, sinisiksik na raw yung ano. Kasi dito bantay, hindi pa tapos banda rito sa ano yung formas niya hanggang dyan lang. So siniksik na lang muna dyan, nandyan lang muna. Bubuan mo para, hindi na? Hindi na. Pinaano niya lang guys, pinaslope niya lang ng pagano no. Para yung sa baba, yun yung matayo. Para papatungan na lang sa susunod, yung sa taas ng basa. Pinaslope niya lang. Pero yun doon, banda rin sa dulo, okay na yan. Tapos na yan, yung sa unang kwarto, unang room. So dito naman kami, after naman, dito naman kami sa kabila, ang ganda sa dulo. Ganda nung ano natin guys oh. Yan yung trusses natin, yung beam natin sa ano, yung beam natin sa taas. Yan yan. Reforma na. Yan. Tapos dito sa kabila, sa banda rito naman, nabuhusan na banda doon sa dulo. Yan, inaayos na ni Raul. Dito hindi pa tapos kasi kulang yung formas namin. Ito banda doon lang muna tinapos nila. So mga 4 days or 3 to 4 days bago nila baklasin yung itong ilalim na to. Ito ilalim na to. Bago baklasin. Yan. Mga 4 days ito bago baklasin to sa ilalim, pero yung sa gilid guys siguro mga 2 days lang pwede na yan. Itong sa gilid na to, yung side by side pwede na yan, mga 2 days lang pwede na baklasin niya, pero ilalim hindi pa. Medyo kailangan pa ng tuyong-tuyo siya bago ito baklasin. Ito sa ilalim na ito. Maghahalo na naman sila ulit. Ayan, dito guys, yung makikita nyo guys, yung dito, yung formas dito ng para sa ating beam sa taas. Nangyayari yan, no? Yun o. No? Ito rin yung pinakailalim na formas ng bakal. So dito, hindi siya inabot ng forma. So ang ginawa dyan ng ating panday, nalagyan niya dito ng mga ritasong plywood gilid sa gilid, tapos pinako niya lang ng ano, pinako niya ng concrete nail, din nalagyan ng ano, ng alambre, tinalian niya para hindi tumagos dito, katulad nito guys, yung nangyari dito. Yan, ito siya o, yan. Kinongcrete nail niya. Ayan, tapos yan para hindi tumagos yung ano, yung halo ng semento, no? Ayan. Ito na siya. Tapos ang ginawa nila para hindi malusod, syempre, merong runner 'yan sa ilalim. Ayan, no? Ito, runner 'yan sa ilalim na nakakabit dun sa kawayan. Ayan. Pero naka-elevate 'yan, guys. Naka-elevate 'yan, may sukat 'yan kung gaano kataas siya. Pero ang ano ko kasi ito, 360 yung ginawa ng aking panday. Yung height niya from floor beam to dito sa taas ng beam sa taas. 360. Yan. Tapos ginawa nila, nilagyan pa nila ng kawayan. Ito, tukod na kawayan. Wait lang guys. Yan, may tukod pa na kawayan. Dito parang brace niya para hindi siya malusod. Yan. Kinatong nila yan dyan oh. Yan. Tapos syempre may mga abang na rin. May mga abang na rin para sa na kabilya, may abang na rin na kabilya. Makikita niyo guys, para abang 'yan para mag-asintada ng hollow blocks going to diyan, no. Yan. Pang horizontal. Yan. Yan, mga abang na 'yan kasi nga nangyari nga sa bahay natin guys, inuna natin yung poste, yung beam, saka nag-beam tayo sa taas. Saka magta-trusses tayo kasi yung asintada medyo nahuli namin. Ayan. Yun ang nangyayari. Ayan. So ito na yung itsura nya. Ayan. So ito tapos na to, yung isang kwadrado ng bahang ng aking kwarto na to, tapos na doon naman kami sa kabila, tapos na rin yan, tapos na to eh, kasi pati dito sa kabila, yun dito sa CR nung master, tapos na rin to. Pero yung ganun doon hindi pa, sa master mismo hindi pa tapos yung pag-aanuhan ng beam kasi kulang yung formas namin eh. So wait kami rito mga 2 to 3 days, baklasin namin yung siding ng formas,
Saka ililipat namin dito sa kabila kasi dito may pangilalim kami na formas eh. Kasi ito, hindi ito basta-basta matatanggal yun sa ilalim na formas. Siguro antayin pa natin mga 4 to 5 days. Kailangan siyang matuyo-matuyo para bago siya maano, mabaklas natin. So ito na guys, oh. Wait lang. Ayan. Oop, yeah. Ayan. Yan na yung formas natin sa ating beam. Ayan. Yung makikita nyo yan guys, oh, yan, oh, yung mga 2x2 na yan na pinagpapatungan ng ano, ng ating formas. Yan. Ano talaga yan? Kailangan pantay. Elevated siya. Katulad dito. Ayan. Tapos, tinukuran nila ng kawayan para hindi malusod. Saka ito. Ito, sigurado ako tatagos to dito eh. Ito, sigurado ako tatagos to dito. Pero, lalagyan siguro nila to ng sako. Ayan, lalagyan nila ng sako yan. Sasagpakan nila ng sako yan. Iipitan nila ng sako. So, ito na yun guys ha, yung ating ano. So, dito, nagpo-forma na naman sila rito. Ayan, kasi magbubuhos naman sila dito sa kabila. So, tutulong muna tayo guys. Tutulong muna tayo. Gamit yung mixer natin. Yan. Naka ano na kami, naka-anim na halo na kami. So dito na tayo, starting na naman tayo dito sa kabila. Yan. Ha, okay? Kahoy, hindi na? Wala kaming ano ngayon, wala kaming mga extra, puro mga mayor to mga gumagawa. Walang mga extra, walang labor, puro ano lang, puro mga mayor to. Yan guys, oh, ang daming kawayan. Napagastos ako sa kawayan dito. Guys, ano naman to dito, kusina ko na naman to, bali dining area ko na to dito, kusina, saka dining area, ito na, bali hanggang dito na lang muna natapos namin na formas, kasi nga kulang yung formas namin, kasi yung pang formas namin dito sa baba na ano, malapad kasi siya yung dito sa taas, kaya saka ano, pinagdugtong-dugtong medyo mahaba yung ano yung difference nya, kaya kinulang ako nung ano, kinulang ako ng plywood. Pero yung mga 2x2 ko, okay. So, nagpadagdag pa ako ulit ng mga plywood na siguro mga 4 na piraso pa. So, mga nagamit ko rito lahat, mga 16 pieces na pang formas lang, na 3/4 na marine. Yun ang ano ko, bali 950 yata isa nun, bili ko. So, medyo napagastos ako sa plywood. Pero okay lang naman kasi ang nagamit namin na, po, na pang formas dito sa baba, nagamit din namin sa pantaas. So kailangan pala guys, mas maganda na mas makapal, the better na pang formas mo na plywood para hindi talaga masayang. Saka hindi ano, ilang beses mo siyang gamitin, pwede. Kahit ilang baklas mo siya, pwede mo pa siyang gamitin. Yun. So yun na guys, oh. Yan. Ito na yung palibot namin na bahay namin. Yan. So dyan, makita nyo guys, may nakatumpok dyan kasi nagpapahukay na ako ng puso negro ko dyan, ng septic tank ko. Bali, yung pahukay ko is dalawang tao sila. Bali, pinaano ko na lang, pinatawag nyan ng 2,000 pesos. Pakyaw, pinapakyaw yun. Tawag pala yung pakyaw yun. Pinapakyaw ko na lang, 2,000 pesos, dalawa sila. Kahapon, saka ngayon, patapos na yan sila. Dalawang araw lang nila hinukayan yan, tapos na yan. Yun. So, ang ginawa ko dito guys, nirimind ko talaga yung aking mga panday na huwag kakalimutan yung mga ano, yung mga abang. Yung mga abang para, na abang guys, na para sa ating
kabilya dito sa ating asintada ito. Yan kasi minsan nakakalimutan nila. Ayun, inaayos na yan para diyan sa abang, para sa asintada ng hollow blocks. Kasi nga nauna yung poste natin eh bago tayo mag-asintada. Pero yun doon sa grahe ko, doon sa ano ko dyan, okay na yan, oh. Yan na yung libelasyon niya. May bintana dyan, tapos nilagyan nila ng lintel beam. Dyan, lintel beam, yan. Isang patong pa ulit na hollow block, saka beam na yan. Bali, ano na yan, yung mga abang na yan dyan, para sa slab na yan. Baka steel deck na gagamitin ko na dyan para sa slab na yan. Abangan natin guys, abangan nyo guys, yung ating susunod pa ng mga video para dito sa bahay na to. Yan, so tapos na sila maghahalo. Pero yun nalang yung ano, yung mixer. Nag-start kami kanina 1 o'clock. Mag 2:30 na. Mami, alas 3 may merienda na naman, pero matatapos sila to. Yan. So bali, nandun na lang. Eto na lang. Sa mayor na lang na sa living area, din sa master na lang ang walang mga ano, mga beam, mga formas para sa beam. Siguro the next day magagawa nila to. Pag wala kami magagawa, mag-aasintada muna. Ayan, so tulong muna tayo, tutulong muna tayo sa kanila. Boss na kami ng beam sa taas. Ayan na. Eh, pasi matambak mamaya. Hindi niya. Sako, sako. Eh, nagtupad. Tumagos yung simento. Ayan siya guys, tsura niya. Itsura nung ating beam sa taas. Ayan, picture natin. Sira pa kanya ng sako kasi tumagas yung simento na buhos. Oop, nahulog pa! Nahulog sako! Tumalon yung sako! Kaya tayo rito sa taas, kaya takot-takot tayo sa heights. Eh, tagas rin. Tagas pa, wala rin. Wala na. Ay! Angin, kasi mura. Wati mayad, gid. Bali yung halo namin ng semento is 1, 2, 3. Isang semento, dalawang buhangin, tatlong graba. Ayan. Tapos ginawa muna namin patungan ng latayan namin yung ano. Ginawa namin tulay yung aming trusses ng kahoy. Para may naapakan kami rito sa taas. Sa kataas. Oh. Yun. Ayos. Dun. Yan. Okay. Para masiksik. Charaw. Yes, diyan doon sa dulo. Papuntang kusina. Ah. I have very heights. Oh my god. Ang pantay parang wala lang sa kanya. Hindi siya natatakot. Pero ako, nakakapit ako rito sa kawayan, guys. Sila, sanay na sila sa heights.
talan tayo. Ito. Takot. Ayan. Ito na yung kabuuan ng bahay. Bubong. Ayan. So, guys. Ngayong araw na to, yun na lang muna ating mapapakita sa inyo, no? Yung pagbuhos namin dito ng beam sa taas. Saka yung mga content tips. Yun nga. Ayan. Yung mga sinabi ko dyan sa video. Ayan. Mga simple ideas lang yun, guys. Yung mga inaano ko, mga pinifeatured ko sa aking mga videos. Pero sana may tulong ako sa inyo na kahit konting kalaman, kahit hindi naman tayo masyadong marunong sa mga construction talaga. Okay, so yun lang kasi ang content natin. So ang ating gusto lang naman mayroon tayong ma-share sa ating mga nagpapagawa ng bahay dyan, ng mga ating mga kababayan. So, yun. So, maraming salamat guys ulit sa panood ng aking video. Abangan nyo ulit yung aking mga susunod na vlog, guys. So, yun. Maraming salamat and God bless. Thank you so much.